natin dyan. Welcome back to my channel. And ang gagawin natin today is simple makeup for men. So, syempre, bago tayo mag-start, ito muna yung mga gagamitin natin. First is yung aloe vera sweetening gel. So, moisturizer po ito. Ito yung lagi kong ginagamit sa mukha. Pagkatapos ko maligo, ina-apply ko siya lagi. Bago matulog, pagkagising ng umaga. So, ayun. And then, next is yung Sean Levy BB Cream. So, isa din to sa ginagamit ko minsan kapag trip ko lang. Pag gusto pagkaalis ng bahay, kung may pupuntahang event. So, yan. Ginagamit ko rin. And then, after na itong BB Cream, ito naman is concealer, undercover concealer. So, yan. Ayan, undercover concealer. So, dapat yung concealer na gagamitin nyo is bagay sa skin tone nyo. Alam na medyo negi ka, tapos puti yung concealer mo, eh magigray talaga yung mukha mo. So, hindi siya babagay. And then, next, syempre, ang ating aloe vera lip gloss. Hindi po siya lip tint, lip gloss po siya. Aloe vera siya. So, ayan, medyo burado na kasi matagal na tong lip gloss na ito. So, ayan. And then, syempre, hindi mawawala ang ating pangkilay. Ayan, pangkilay. Itong pangkilay na to, hindi siya mamahalin. Mura lang po ito. Sa bangketa lang ito nabibili. So, guys, nga pala, itong mga gamit ko na to, gamitin ko na to, is hindi po siya abot ng 1,000 pesos lahat. Kasama na itong aloe vera sweetening gel. Ito. Yan. In-order ko to sa Lazada or sa Shopee. Yan. So, syempre, bago tayo maglagay ng kung ano-ano sa mukha natin, kaya ako may ganito. Para akong may dalawang tenga dito sa noo. Kaya nakaganyan yung buhok ko. Syempre, unahin natin is mag-wash tayo ng mukha bago tayo maglagay ng kung ano-ano sa mukha natin para hindi tayo tigawatin tsaka makinis, malinis yung mukha natin. So ayan, pasensya na sa sumpa ko sa mukha. Ayan, ayan, kasi puyat is life tayo. So yun, for the meantime, maghihilamos muna ako ng mukha. So bye bye. So ayun guys, tapos na ako maghilamos. Ayan, syempre ang gagawin is magpupunas sa tayo ng malinis na towel sa mukha para makapag-start na tayo. So, ayun, magpupunas muna ako. So, ayan, dapat malinis yung mukha natin, hindi malinis din yung towel na gagamitin natin. So ayan, nakita niya na yung sumpa-sumpa sa aking mukha. Ayan na. Ayan, malinis na yung mukha natin. Nakapag-ilamos na tayo. At nakapagpunis na. So next naman is, maglalagay na tayo ng moisturizer. Ayan, aloe vera soothing gel. Moisturizer siya. So ayan. So wala na siyang laman, paubos na. Kasi matagal ko na siyang ginagamit. So yun, maglalagay na tayo sa mukha syempre. Ito. Yan. Yan, moisturizer para ma-moisturize yung mukha natin. Hindi siya mabigla sa makeup na ilalagay natin. So, syempre, idamay na natin yung banda dito. Tapos mamaya, lalagyan din natin siya ng makeup para pumantay sa kulay natin. Kulay ng mukha. Ayan. So, ganito siya. Para siyang basa na ewan. Ayan, lagyan natin. Thank you.
So ayun guys, nakapaglagay na tayo ng moisturizer natin ng aloe vera smoothing gel natin. Yan. Mabibili po siya sa Shopee, sa Lazada. Meron din naman ito sa Watson's. Magkakaiba lang sila ng price kasi ito na order ko siya sa Shopee worth 100 plus din. And sa Watson yata is same lata na nasa 100 plus din. Hindi ko na sure kasi sobrang tagal na nung binili ko siya. And matagalan po itong gamitin. Pwede siya sa mukha, pwede siya sa katawan. Yung iba naman nilalagay ito sa buhok para kumapal daw yung buhok nila. So ako sa mukha ko lang siya yung nilalagay. So yan. Pagkatapos natin maglagay na aloe vera soothing gel, patutuyuin po natin siya sa mukha natin. So yan. And then next, maglalagay na tayo ng BB cream. Ito. Ang BB cream ko is Shan Levy. Hindi ko rin siya masyadong ginagamit kasi hindi naman ako masyadong lumalabas ng bahay. So ito na. BB cream. Ayan. Maglalagay lang tayo ng konti dito. Ayan. Ay nga pala, wala pala ako ng mixing foam ba yun? Yung pang blend. Kaya magmamano-mano tayo. So yun. Lagay lang tayo sa mukha. BB cream. So ayan. Ayan. Ito nga palang BB cream na to is number 2. Ayan, nakikita nyo naman number 2. Shan Levy. Ayan. Mura lang po ito. Hindi siya aabot ng 200 plus. Usually, nag-range po siya ng up to 100 to 150, 160. So, ganun. Hinay-hinay lang tayo sa paglalagay ng ating BB cream kasi wala ako pang blend. Ayan. Siyempre, dito din. Mamaya, i-blend na natin siya with the concealer. So, yan. Unahin kayo dito. Yan, kamay-kamay lang tayo. Kamay-kamay lang. Ayan. Mimiksan natin. Matakpan natin yung sumpa natin sa sumpa ko sa mukha. Ayan. Nagpapa-fresh tayo. So ayan, after natin maglagay ng BB cream sa mukha, syempre, i-blend natin na maayos. Ayan. Kailangan looking fresh tayo. Mamaya, lalabas tayo para makita natin yung resulta. Kasi pag dito, masyado tayo fresh pag nasa ring light. So, ayan. And next po natin, magtapos natin maglagay ng BB cream. Syempre, then, the undercover concealer. So, yun. Undercover concealer. Ayan. Ito. So, konti lang din yung nilagay ko kasi hindi ako masyado sa makeup.
Siguro natuto lang ako mag-makeup. Siguro nung nagtrabaho ako sa mga mall kasi kailangan fresh tayo doon. Kailangan maayos yung mukha natin para mas marami tayong ma-attract na customer. Siyempre, pagka malinis tayong tingnan, maayos tayong tingnan, iisipin ng mga customer na maayos yung product natin. Ayan. Shoutout nga pala sa mga nagtatrabaho sa mall dyan. Mga sales associate. Dati rin po akong sales associate sa mall. So, ayan. At alam ko po yung pagod at hirap natin sa pagtayo sa maghapon. Tapos, syempre, hindi may iwasan na may mga customer tayo na alam mo kung sino. So, yun. Yan, medyo tapos na tayo. And then, una natin ito nilagay pagkatapos natin maghilampos sa mukha with Dove Bar. Syempre yun yung gamit ko. And then ito, moisturizing. Pagkatapos natin maglagay ng moisturizer na aloe vera. Next is naglagay tayo ng BB cream. Pagkatapos natin maglagay ng BB cream, naglagay tayo ng concealer. Ayan, concealer. Ayan, tapos na. And then syempre ang ating tada lip gloss. Yan, para hindi maputla yung labi natin. So syempre konti lang yung ilalagay natin. Ito palang lip gloss na to is made siya from aloe vera. Na-order din siya sa Shopee, sa Lazada, ganun. Ito kasi is buy one take two. So tatlo siya nung dumating. Ilalagay natin sa lips. Syempre konti lang ilalagay natin. Medyo epic yung paglalagay ko kasi hindi talaga ako marunong. But I'll try my best para ma-perfect. So, yun. So, yan. Okay na yan. Tapos, dapat hindi masyado mapula kasi napasobra yung lagay ko. And then next natin is yung pangkilay. Dapat ang pangkilay natin is light brown. Kaso wala akong light brown kaya ito na lang muna, kulay black. Syempre hindi natin kakapalan. So yan, ayusin lang natin konti yung kilay natin. So yan, start from this. May mga ano-ano pa ako dito sa gilid. So, mamaya ayusin natin yan. Ayan, pangpilay natin. Tapos, ang natutunan ko lang to, nakita ko lang to sa mga kapatid ko na madalas na lagi nagkikilay. Ang sabi nila, dapat daw, katapos mong paglagay ng magguhit, is pabrushin siya. So, ayan, pabrushin na natin. Para hindi masyadong makapal. Ayan, check natin kung pantay. So, ayan, na-brush ko na. At medyo kumapal na yung ating kilay. Medyo, ayan. Next natin, syempre, is yung buhok natin. Sinubi yung suklay ko. So, yun, gagamit tayo ng
suklay para i-style natin yung buhok natin. Hindi ako avid fan ng mga wax, kaya wala akong wax dito. So, ayan. So, ang gagawin na lang natin is paplantyahin natin yung buhok natin para umayos siya. So, yun ulit. Sabi ko nga doon sa first na video ko is yung plancha ko is ganito lang siya kalaki. Ayan. Pinainit ko na siya. And let's do this. Magplancha-plancha. Ayan, nakikita niyo na yung buhok ko. Ayan. Kasi kakatali. Paplanchahin lang natin siya. Para medyo umalis ayos. Tapos mamaya lalabas tayo para makita niyo yung nilalabasan ng ating pagbe-makeup. Simple makeup for men para maging fresh looking lang siya. So, ayun, dahil nagpa-plancha pa tayo. Plancha-plancha muna tayo ng buhok. Ayan, plancha-plancha. So, ayun, tapos na tayo mag-plancha ng buhok. So, ngayon, mag-i-style na natin kung paano natin siya aayusin. So, ayun. Aray ko. Sumabi sa hikaw ko yung suklay. So, ayan. Next is, tapos na tayo sa makeup tutorial. Ngayon naman is, kukuha na tayo ng mga outfit natin. So, yun. Tapos na tayo mag-ayos-ayos. Ito na yung kinilabasan ng ating fresh look. Diba? No makeup look. Ayan. No makeup look. Hindi halata na meron tayong nilagay na makeup sa mukha. No makeup look. So, ang gagawin ko naman next is kukuha ko ng mga damit para makapagpalit na tayo. So, yan. Kukuha na ako ng damit in 5, 4, 3, 2. So, ayun. Nakakuha na ako ng damit na ipapalit ko sa sando ko na suot kanina. So, gagawa tayo ng style natin. Kung paano yung style yung gagawin is secret mo na. Kung may mga accessories din kayo, pwede kayong mag-add ng accessories nyo. Pwede may kwintas, like, eto may kwintas ako. So, ayan, kwintas. Kwintas. May cross na pendant. Medyo hindi sila parehas kasi itong pendant na to, isa unang kwintas ko to. And then, ito yung pangalawa ko na kwintas. Gold siya. Yes, totoong gold po ito. Pwede ko siyang isang life every na nagipit ako or wala na akong pera. So, ayan. Let's add na natin yung necklace natin. Ayan, necklace. And then, yung ating, kung may hikaw kayo, pwede kayo maghikaw. So, I choose plain black na hikaw. So, ayan. Mag-i-style na tayo ng buhok. So, meron ako ditong panyo, kung ano man tawag dito kasi malaki siyang panyo. Ang gagawin lang natin is gagintin natin siya, triangle, and then tutupiin natin siya. Actually, first time ko lang itong gagawin na maglalagay tayo ng panyo. Maglalagay ng panyo. Never ko talaga itong ginawa. So, dito natin siya ilalagay. So, ayan. Kasi medyo mahaba na yung hair ko. Yan. Tatali lang natin siya sa likod. So, ayan. Bagay ito sa medyo malalapad yung noo. So, ayan. Ganyan yung kalalabasan niya, guys.
kasi medyo mahaba na yung buhok ko. So, yan. And then, I chose polo para medyo formal. Ito yung polo ko. Kulay black siya. Yan. Polo. Kulay black. Ginamit ko pala to nung nagtatrabaho pa ako sa office. Office work. Actually, ano, para kaming call center pero sa law firm kami. So, yun. Sa law firm na call center. Diba ang gulo? And then, ginamit ko rin pala itong polo na to nung nagtatrabaho ako sa mall. Nung ako ay kasalukuyang newbie pa lamang, kaka-hired ko lang. Ito yung pinaka-training uniform namin, kulay mo. So, ayusin natin yung panyo. So, ayan. Ito yung polo. Ayan. Susuotin natin siya. So, mamaya maglalabas ako ng mga pictures. Mga pictures natin na nakasuot tayo nito. Paka-ayos tayo. So, ayan. Medyo, napansin ko na medyo ano yung mata ko. Kasi, singkit ako. So, lalagyan natin siya ng eyeliner. Para medyo tumapang-tapang mata ko. So, ayan. Ayan, dagdagan lang natin ng medyo yung kilay. Ayan. Brushin na lang natin ulit para ano siya, humayin siya. Yan, medyo tumapang na yung tsura ng kilay ko. So, gaganyanin natin. Ni-style na natin yung buhok ko. So, ayun guys. So, ayun guys. Bali, ito na yung kinalabasan ng ating no makeup look tutorial. Ayan. So, medyo. Sorry kasi chubby-chubby talaga ako. So, ayan. Mamaya, magpapakita ako ng mga pictures ng matapos na yung ating pictorial. Magpipictorial tayo. So, ayun. Here's my look with no makeup. No makeup look. Hindi halatang may makeup, diba? So, ayan. Okay, medyo i-rotate natin para makita natin. O, diba? Ayan. Diba? Hindi halatang may makeup tayo dito. Ayan, medyo ganyan natin. O, diba? So, ayan. Tapos, ayan, medyo i-ganyan natin. Medyo sungitan natin yung mukha natin. Ayan, diba? So, yun. Sana makatulong to sa mga katulad ko na millennials na medyo irritate natin yung camera. So, yan. So, that's it guys, mga ka-oops natin dyan. Sana makatulong to sa mga millennials na medyo namumroblema sa mga sumpa-sumpa nila sa mukha. Ayan. Ganun lang yung gagawin natin. Simple and easy step lang po para sa mga mens na no makeup look.
So sana nakatulong po ito. And see you to my next video. Bye-bye!